Hello guys, good afternoon. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung iPhone na bago, which is yung bagong labas ngayon na iPhone 13 Pro. So, gagamitin natin to magnifying glass or magnifying video para makita natin guys yung mga maliliit na parts ng electronics board or circuit, which is ito yung tinatawag na SMT part ng board. So ito guys talagang mahirap makita sa kung gagamitin lang natin yung ating paningin. Although makikita siya pero mahirap na yung detalye. For example, kung mag-install tayo ng mga IC na surface mount kagaya nito. Kagaya niyan guys. So kung wala tayong microscope, which is mahal din kung bumili, or wala tayong magandang magnifying glass, so mahirap mag-install or mag-repair ng ganitong kaliliit na mga parts or electronic parts. So ngayon guys ay gagamitin natin tong phone na to, which is ang video kasi nitong iPhone Pro 13 ay kaya niyang mag-magnify up to 9 times. So malaking bagay na yon na mai-focus natin yung parts na gusto nating i-repair. So ang gagawin pala natin is set natin sa 4K. Mas ito yung nakita kong mas malinaw. Pwede naman yung 660, kaya lang medyo mahirap yung focus niya. So kailangan yung pinaka the best na yung 30. So kagaya nito guys, yan, ito yung mga capacitor na to. So makikita na yung detalye niya. Ang kagandahan pa nito ay madaling i-focus, i-zoom kasi touchscreen. So ganun din siya ka-handy na gamitin itong phone na to. And then kung nahihirapan kayo guys na i-lock yung ano, kasi minsan pag minok natin yung ano yan, yung board, nag-autofocus siya, autofocus yung camera, or minsan nag-change kung alin camera. Kasi itong iPhone Pro 13 mayroon siyang tatlong camera, minsan nag-i-interchange yon. So kailangan nating i-lock yung, for example kagaya nito, yung AE saka AF lock, so hindi siya mag-autofocus kahit i-move natin yung board. Ayan. For example guys, kagaya nito, kung gagamit tayo ng multi-tester, ayan, so ibababa ko muna guys itong ano yan, itong isang phone. Kung gagamitin lang natin yung ating paningin, although makikita siya pero mahirap na yung detalye. For example, kung mag-install tayo ng mga IC na surface mount kagaya nito, kagaya nyan guys. So kung wala tayong microscope, which is mahal din kung bumili, or wala tayong magandang magnifying glass, so mahirap mag-install or mag-repair ng ganitong kaliliit na mga parts or electronic parts. So ngayon guys ay gagamitin natin tong phone na to, which is ang video kasi nitong iPhone Pro 13 ay kaya niyang mag-magnify up to 9 times. So malaking bagay na yon na mai-focus natin yung parts na pwede na gusto natin i-repair. So kagaya nito guys, so ang gagawin pala natin is set natin sa 4K, tapos 30 naman yung kanyang FS para
mas ito yung nakita kong mas malinaw. Pwede naman yung 660 kaya lang medyo mahirap yung focus niya. So kailangan yung pinaka the best na yung 30. So kagaya nito guys. Ayan. Ito yung mga capacitor na to. So makikita na yung detalye niya. Ang kagandahan pa nito ay madaling i-focus, i-zoom kasi touchscreen. So ganun din siya ka-handy na gamitin itong phone na to. And then kung nahihirapan kayo guys na i-lock yung ano, kasi minsan pag minove natin yung ano yan, yung board, nag-autofocus siya, autofocus yung camera, or minsan nag-change kung aling camera. Kasi itong iPhone Pro 13 mayroon siyang tatlong camera, minsan nag-i-interchange yon. So kailangan nating i-lock yung, for example kagaya nito, yung AE saka AF lock, so hindi siya mag-autofocus kahit i-move natin yung board. Ayan. For example guys, kagaya nito, kung gagamit tayo ng multi-tester, ayan, so ibababa ko muna guys itong ano yan, itong isang phone. So kagaya nito guys, magti-test tayo ng isang capacitor o resistor. Ito mahirap nang makita ko to siya. Hanap tayo ng resistor guys. Ayan. So for example ito, ito mga resistor na to. Pwede na natin makita guys yung mga terminal niya. Ayan, kung ano area i-test natin. Ayan. So ito yung kagandahan nitong phone na to, kasi in-improve nila yung resolution niya. Kagaya nito yung mga IC. Itong IC na to. So, kung mayroong mga bridging dito sa mga terminal, ayan, makikita na natin guys kung ano yung detalye. So, makita natin kung may mga bridging. For example, na-install tayo ng ganito. Hindi na masyado mahirap yung tingnan yung detalye. Kagaya nito, yung track niya, makikita na natin kung mayroong hindi maganda yung line. Kung may mga open line, so pwede natin i-repair. Kagaya nitong transistor na to, so kita na natin guys kung gusto natin magpalit. So napaka ano, ganda nitong camera nitong iPhone 13. So itong ginagamit ko na to, ito yung Pro, yung Pro Max, susubukan din natin mamaya. For example, nahirapan tayong basahin yung label ng mga parts. So dito guys, napakadaling makita. Hindi na natin kailangan bumili pa ng magnifying glass na pwede nating gamitin para makita natin yung ginagawa natin. So ang isang option pa, pwede natin guys kuhanan ng pictures kung mas gusto natin makita yung detalye. Ayan. So yun guys yung kagandahan nitong camera nitong iPhone Pro
pwede natin i-zoom ng ganyang detalye, guys. Yan. So kung gusto natin, guys, na punta tayo sa photo, gusto natin kuhanan ng another angle. Ayan. Pwede natin i-zoom ito. Tapos, kuha na natin ng picture. And then, ayan. Makikita rin natin, guys, yung mga terminal. Ayan. Yung detalye niya. Mas madaling mag-navigate kung kuhanan natin ang picture. So, ang kailangan lang, minsan nagre-reflect, guys, yung liwanag, yung ating ginagamit na ilaw. So, kailangan lang na magandang angle para hindi mag-blur or mag-reflect yung ilaw para mas clear na makita yung picture. Ayan. Pag nakaganyang medyo naka-tilt siya ng konti. So, hindi masyadong nagre-reflect yung light. So, mas malinaw siya. So, kung gusto niyo, guys, ng mas detalyado, ito, gumamit kayo, guys, ng another monitor. So, itong ginamit ko ay itong 55 inches na TV. So ang gagawin lang ay isi-share lang natin tong cellphone natin papunta sa via wifi na yan. So wala nang cable tayong gagamitin. So yun, guys, mas makikita natin dito yung detalye. Ayan. Kung tayo ay magre-repair. So mas maganda kung naka-video. Ayan. Ayan, guys. Kagaya nito, guys. Ayan. Ito. Kagaya, guys, ng IC na yun. Napakalinaw sa TV. So, kitang-kita yung mga terminal ng IC. Ayan. Para tayong nakagamit ng microscope. So, hindi na kailangan natin bumili ng mamahaling microscope. Itong setup na ganito ay pwedeng-pwede na. So, for example, guys, ay gagamit tayo ng soldering iron. Ito yung iron na gagamitin natin. Ito lang ay sample lang ito. Actually, itong naka-install ko na tip dito sa iron ay hindi ito para sa ganitong size. So, sample lang. Ayan. Pwede na tayong mag-solda. So, ayan. Ayan ang mga kagandahan itong For example, gaya nito, guys. Napaka-clear. Ayan. Napaka-clear sa TV. So, ang galing, guys. Hindi na natin kailangan pang bumili ng magnifying glass na mamahaling. Or microscope. Ito pa lang na cellphone na to ay pwedeng-pwede na. At least, guys, nagamit natin siya sa medyo may kamahalan lang, pero since na gusto naman natin mag-upgrade dahil gusto natin bumili ng iPhone, so na-extend natin, guys, yung function na magagamit natin as microscope or magnifying sa ating mga ginagawang mga electronics pag nag-repair tayo, especially sa mga SMT parts ng electronics.